Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video nito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba nila naabot ang treasure at ano nga ba ang mga signs o palatandaan bago ang treasure. Ito ay base sa salaysay ng kagrupo ko sa isang group chat na naka-operate dito. Ang item ay kasalukuyan pang nasa ilalim ng butas at pag-uusapan natin kung paano nila ito nahanap at ano ang science dito sa taas, bakit dito sila naghukay. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. At sa bago palang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong uploads na videos ko. At shoutout muna ako sa mga katiits natin dyan. Shoutout kay Renato Rubion, Alex J. Damaulaw, Ronald Banyes, Nueva Vizcaya Sis TH, Kate Gloria, at sa mga viewers dyan sa Saudi Arabia, United States, Japan, United Arab Emirates, Indonesia, India, Canada, at shoutout rin sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Okay, pag-uusapan na natin ngayon ang lukit nila, paano nila nahanap yung item, target. Itong site na to ay nasa cave. Ito, since yan na kayo sa drawing ko, ito ay nasa cave. Cave or yungib. Ito yung entrance. Ito yung entrance dito. Tapos sabi ng kagrupo ko, mula dito sa entrance papunta dito is nasa 27 feet. Pagdating nila sa 27 feet is meron silang nakitang isang epoxy cement dito sa loob. Ang hugis niya is pabilog at may sukat na 2 meters pabilog. Tapos sabi niya is ang hugis daw nito ay parang likod ng pagong dito. Tapos dito sa center is my hole. Sinundan niya ito pababa sa paghuhukay. Sinundan niya dito. Tapos dito sa 1 to 14 feet. Dito 1 to 14 feet is hard layer daw. Napakahirap basagin. Mahirap basagin hard layer dito. 1 to 14 feet. Ginawa ko itong video nito para magkaroon din tayo ng idea kung paano natin i-apply ito kung sakali ito ay mangyari sa site natin. Ito, 1 to 14 feet is hard layer. Tapos dito 15 to 22 feet is mga nakapile na mga bato. Diyan, nakapile na mga bato. Tapos meron daw heart shape na bato na may 6 na dots or holes dyan. Dito nakapile yan ng mga bato.
15 to 22 feet. Tapos 23 to 27 feet is mga buhangin dito, kulay itim buhangin. Tapos mayroon daw silang nakitang uling, nakahalong uling. Tapos dito na yung item, isang Buddha na nakaupo daw sa box, metal box. Tapos yung golden Buddha is tinakbo raw ng financier. Ito, golden Buddha, tinakbo ng financier Amerikano. Tapos itong golden Buddha is nakaupo daw sa anim na metal box. Ito, hindi pa nila nabuksan itong anim na metal box, kasi need pa raw nila itong ipakating. Yung isang kasamahan nga nila is nagtangkang humawak nito, nasunog yung kanyang kamay, tapos pati na rin yung katawan nito, at nasa hospital ngayon yung isang kasamahan nila. Ito, kung mapapansin natin, is hindi gaano malalim, kasi nasa loob ito ng cave. Kaya tamang sabi nila na kung nasa loob ng cave ay hindi masyadong malalim. 127 feet lang ang lalim, naabot na nila yung target. So kung mapapansin natin, mula sa entrance papunta sa sign is 27 feet, tapos dito 27 feet din. So ano sa tingin nyo, ito nga ba ay coincidence lang o sadyang pinaplano ito, pinaplano ito ng mga Japanese Imperial Army noon? Kung kayo, ano, coincidence lang ba itong distance dito tapos yung lalim dito? Para sa akin, ito ay nakaplano. Mula sa entrance, 27 feet, meron silang nakikitang epoxy cement. Dirty white. Dito, kulay na ng hard layer is dirty white. Sabi niya, dirty white. Dito, mga nakapile na bato. So, kung titingnan natin, ang kanilang hukay is nasa tatlong layer lang. Hard layer, mga stone pile, at dito, buhangin. Buhangin sa river. Tinatawag niya na river mix daw, with uling dito. Tapos itong Buddha is hindi daw ito naka loob sa isang box, kundi dito lang nakaupo siya, dito sa metal box, kasi dito is buhangin na. Ang sukat daw nitong golden Buddha is nasa 2 feet ang sukat ng golden Buddha. Tapos itong mga metal box is nasa 1.5 meters ang sukat. Tapos ito, tinanong ko sa kanya, sabi ko, bro, ano nga ba ang gamit mong detector? Tapos ang sabi niya, aura meter ang gamit ko, aura meter. Kaya itong aura meter na ito, nakikita nyo na ito sa mga vlog ko.
itong Aura Emitter kasi kagrupo ko ito sa isang group chat namin sa Aura Emitter user. Ito. Kaya congrats pala sa iyo, bro. Congratulations. Nakuha niyo yung target na walang bagamat meron kayong kasamahan na na-disgrasya or nasa hospital ngayon, pero again, congratulations kasi ito na yung hinahanap nyo. Hindi nila ito maiangat yung mga boxes dahil mabibigat daw. Kailangan nila itong i-cutting upang makita kung anong ang laman. Ito. Hindi na sila nag-timber. Direct under na talaga, wala na silang timber, wala na silang casing dito. Tinanong ko sa kanya kung may nag-casing pa ba sila, wala na daw. Ito, direct lang dito siya kasi ito yung sinunod niya, tapos apply siya ng detection. Kung mayroong mang detection sa aura meter, is mayroon naman. Kaya sinunod niya yung butas, ito. Ito yung kalalabasan ng hukay nila. Again, 1 to 14 feet. Hard layer, 15 to 22 feet, stone pile, 23 to 70 feet, buhangin na, with uling, tapos ito, item na, sa 27 feet. Okay, I hope meron tayong natutunan o nakukuhang idea base sa kanilang treasure site. Okay, maraming salamat sa panonood, mga katiits.